tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Charo, nakapagluto ka na ba? Opo. O sige, magbihis ka na para hindi ka malate sa klase mo. Charo! Po! Laban mo nga itong isang uniforme ko? Ho! Oh, ano pa itinatayo mo dyan, ha? Abutin mo nitong uniforme ko para makaalis na ako. Maita, anak. Ako na lamang ang maglalaban yan. Ano ho? Kayo ang maglalaban nitong uniforme ko? Eh, bulag kayo? Sanay na ako, anak. Malakas naman ang gripo. Aakay na lamang ako ni Charo sa kinaroroonan ng batya. Inay naman! Paano mahalis ang dumi sa uniforme ko? Kung kayo ang maglalaba, eh bulag kayo eh. Hindi naman siguro maruming masyado ang uniforme mo para kusuting mabuti. Hindi kayo ang maglalaba, kundi si Charo. O sige, ang kapatid mo ang maglalaba. Pero mamayang hapon na lamang niya lalabhan dahil may pasok siya. Wala akong pakialam. Kung may pasok siya, wala. Ang importante sa akin ay malabhan ang damit ko ngayon. Tumayo ka na dyan para makapaghanda ka na sa pagpasok mo sa school. Hindi pa po ako tapos maglaba, inay. Nasabon mo na ba? Opo. Binabanlawan ko na nga po eh. Eh, ang ate mo, umalis na ba? Opo. Umalis na po si ate. Mabuti kung ganun. O sige, maghanda ka na para sa pagpasok mo sa school. Eh, paano po tong uniforme ni ate na pinalalaban niya sa akin? Ako nang bahala dyan. Tutal, pagbabanlaw lang naman yata ang gagawin mo eh. Opo, babanlawan ko lang po, inay. Sige na, tumayo ka na dyan para makabagbihis ka na. Ako nang bahala dyan. Basta ilagay mo na lamang sa batya at bigyan mo ako ng hanger. Sige na, tumayo ka na dyan. Ako na ang bahala dyan sa damit ng ate mo. Oh, late ka na naman. Ano ba kasi ang ginagawa mo sa inyo? At madalas kang late sa first subject natin. Pinalaba kasi sa akin ng ate ko ang uniforme niya eh. Ano? Ikaw bang naglalaban ng uniforme ng ate mo? Oo eh. Ano ba naman yung ate mo? Pati ba naman sarili niyang damit? Ikaw pa ang naglalaba? Eh, kuan kasi. Nagtatrabaho kasi siya eh. Kaya hindi na niya maharap. Ilan ba ang uniforme ng ate mo? Dalawa o tatlo? Apat, na pinaghahalinhilian niya. Oh, yun naman pala eh. Hindi ba pwedeng labhan na lamang niya sa gabi ang ginamit ng uniforme para may maisusot niya lagi? Apat pa lang uniforme niya. Bakit pinalalabhan pa niya ang isa sa iyo? Eh, may trabaho nga siya, kaya pagod na siya pagdating ng bahay. Kaya sa akin ipinapalabang ang uniforme niya. Teka, ganito na lamang ang gawin mo. Tutal, alam mo namang ikaw ang naglalaban ng uniforme niya. O di pagdating mo ng hapon, labhan mo na para hindi ka malate sa umaga. Pag pumasok ka ng school, maabutan mo pa yung first subject natin. Okay? Kumusta, anak? Nakahabol ka ba sa klase mo kaninang umaga? Hindi na nga ho eh. Absent na nga po ako sa first subject ko. Anak,
Hindi pwedeng lagi kang absent sa klase mo. Maapektuhan ang grades mo niyan. Scholar ka pa man din. Baka mawalang scholarship mo kung lagi kang absent at bababa ang grades mo dahil sa pagliban mo lagi. Hindi bali po, inay. Bumabawi naman po ako sa mga quizzes at recitation namin eh. Kahit na. Malaking bagay pa rin ang attendance mo. Ito naman kasing ate mo eh. Alam niyang pumapasok ka. Ikaw pa ang naglalaban ng damit niya. Hindi bali na po, inay. Dahil sa naisip ko, ay hindi na po ako makakaliban sa school. Eh, anong gagawin mo? Eh, gabi pa lamang po, lalabhan ko na po ang hinubad na uniforme ni ate para hindi na ho ako maglalabas umaga. Saan ka na naman ba galing, Adorha? Mama, gising pa pala kayo. Madalas ka na yatang ginagabi ngayon, ah. Sa mga kaibigan ko lamang, ho. Siyempre, uuwi na ako sa Pilipinas. Kaya kahit pa paano, gusto ko rin na nakikipag-banding sa kanila bago ako mawalay sa kanila. Naka-impake ka na ba ng mga dadalhin mo sa pagbabalik natin sa Pilipinas? Opo, Mama. Oh, sige po, Mama. Papasok na po ako sa kwarto ko. Iho. Pwede ba kitang makausap? Ano po yun, Mama? Galit ka pa rin ba sa akin? Mama naman, ano ba namang klaseng tanong yan? Sagutin mo ang tanong ko, anak. May galit ka pa rin ba sa akin? Mama, bakit naman ako magagalit sa inyo? Mama ko kayo. Pagkakautahan ko ng buhay, kaya bakit ako magagalit sa inyo? Anak, alam mo kung ano ang ginawa ko sa'yo noon. Mama, bahagi lamang ng nakaraan ko ang nangyaring yun sa buhay ko. Lahat tayo ay dumadaan sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay. At tanggap ko yun, nakapag-move on na ako. Yung totoo, alam kong nasaktan kita. Kaya hindi mo maikakaila na may galit ka sa akin. Maiintindihan ko naman eh kung may galit ka sa akin. Natural lamang yon dahil nasaktan ka. Okay. Para sa kapanatagan ng iyong kalooban, Mama. Naamin ko, nagtampo ako sa inyo noon dahil nasaktan ako. Pero noon pa yon, wala na ngayon. Lalo na't may magandang resulta ang ginawa ninyong yun. Nagkaroon ako ng magagandang anak at sapat na ho yun sa akin. Anak, napakabusilag ng iyong kalooban. Mapalad ako at nagkaroon ako ng anak na tulad mo. Napakabait na sa kabila ng pananakit ko sa iyong damdamin ay nanatili ka pa rin mapagmahal na anak. Alam ko naman po kasi na ang tanging hangarin ninyo sa akin ng mga panahong yun ay para na rin sa akin. Kaya nagtampo man ako sa inyo, nawala rin sa paglipas ng panahon. Pumasok sa klase mo ngayong umaga, Charo. Ho? Ang sabi ko, mag-absent ka sa klase mo sa school ngayong umaga. Pero ate, maraming beses na akong nag-absent sa first period ko. Syaga naman, anak. Bakit mo naman pinapaliban sa school itong kapatid mo? Ititreat kami ng boss ko sa Tagaytay. Dalawang araw at dalawang gabi kami doon. Kaya kailangan magdala ng bisan ko sa loob ng dalawang araw. Ano naman ang kinalaman ng kapatid mo sa excursion mo yan? Hindi naman siya kailangan sumama sa excursion na yan. At siyon naman ang nagsabing sasama si Charo sa excursion namin? O, diba? Pinapaliban mo siya sa klase niya.
Pinapa-absent ko siya sa klase niya para may makakasama ako sa pagbubuhat ng gamit ko papunta sa bus. Dahil sa bus terminal na kami magkikita-kita na magkasamaan ko sa trabaho. Maita, anak. Mag-arkila ka na lamang ng tricycle at magpatulong ka na lamang sa driver ng tricycle para hindi na maabala pa ang kapatid mo. Ano ba naman kayo, inay? Bakit ba kayo laging nakikialam? Hindi ko ho ba pwedeng utusan tong kapatid ko? Eh ako naman ang nagpapakain sa kanya. Ano ka ba naman? Pati ba pagpapakain mo sa kapatid mo eh, isisumbat mo sa kanya? Inay, tama na ho. Susundin ko na lamang po ang sabi ni ate. Tutulungan ko na lamang po siya na magdala ng mga dadalhin niya sa excursion. Marami na palang pagbabago dito sa airport natin, no? Oo, Ador. Kahit pa paano eh, lumaki at napaganda na ng ating airport. Ang worthless na, kumbaga. Oo nga eh. Eh, saan ka matutuloy ngayon? Alam mo, kung wala ka pang tutuloyan, doon ka nalang pula sa bahay. Salamat na lang, Ramel. Pero, hindi pa naman sira ang bahay na iniwanan namin noon. May caretaker kasi na nag-aasikaso, kaya maayos pa rin yun. Sabaga, ha? Oh, teka. Ay, yun lang pala yung tanapag ko eh. Dala na! Oh, Charo, bakit ngayon ka lang? Nako, na-miss mo ang long quest natin. Ha? Nagbigay ng quest, sir? Oo, surprise quest at long quest pa. Ha? At alam mo, hinanap ka ni sir. Bakit daw lagi kang absent? Kung hindi ka late, absent naman. Eh, pinapasabi sa inyo ang kanyang babala dahil wala ka kanina. Kung a-absent ka na naman daw next meeting, bababa na ang grade mo at tiyak na makaka-apekto sa scholarship mo. Naku, paano kaya ito? Kailangan gumawa ka ng paraan para hindi maapektuhan ang grade mo. Okay lang sana kung hindi ka scholar eh. Eh, sigurado mawawala ang scholarship mo niyan sa oras na bumaba ang mga grades mo. Teka, bakit kasi nag-absent ka na naman, ha? Eh, ang ate ko kasi. O yan! Ate mo na naman ang dahilan? Wala na bang ibang tao na nagiging sagabal kundi ang ate mo? Bakit na naman ba, ha? Ano na naman ang pinagawa sa'yo? Pinaglaba ka na naman ang uniforme niya? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na labhan mo na lamang sa gabi ang hinuban niyang uniforme niya para kawala ka ng gagawin sa umaga? Eh, nagpatulong kasi sa akin na magdala ng mga damit na dadalhin niya sa excursion eh. Ano? Gagamitin lang niya sa excursion? Pinag-absent ka pa sa klase mo? Oo eh. At sumunod ka naman. Abay, matuto ka namang humindi sa sinasabi ng ate mo dahil kinamukasan mo ang nakasalalay dito. Eh, siya kasi ang nagtatrabaho at bumubuhay sa amin ni inay. Charo, hindi ka twiran yan. Hindi porke siyang gumagastos sa bahay ninyo. Okay na ang lahat kahit na kinabukasan mo ang naaapektuhan. Hindi pwede yan! Bakit naririto pa sa lababo ang mga kaserolang ito? Nasaan ba si Charo, inay? Charo! Charo! Nasa kwarto pa niya. Nagbibihis na siguro dahil papasok pa siya sa school eh.
Ano ba namang babae ito? Sinabi ko na nga, nahugasan ang mga kasirolang ito. Hindi ba inugasan? Ako na lamang ang maghuhugas, anak. Huwag mo nang tawagin ang kapatid mo. Baka malate na naman siya. Eh ano, kung malate? Ako itong nangangailangan ng serbisyo niya. Charo! Charo, ano ba? Ate! Oh. Ano po yun? Anong ano? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Nahugasan mo ang mga kasirolang ito? Dahil gagamitin ko? Eh, kasi nagbihis pa po ako eh. Papasok na po ako sa school. Hindi ka papasok sa school ngayon! Ate! May bisita ko. Birthday ng kasamaan ko sa trabaho. At dito gaganapin sa bahay ang celebration niya. Pero ate, midterm exam na namin ngayon. Eh ano? Kung midterm exam mo, pwede ka namang mag-take ng special exam ah. Pwede nga ho, kaya lang mababawasan na ang grade ko. Siya nga naman anak. Total, pinagbibigyan ka naman ng kapatid mo nung mga nakaraang araw. E ano kung pagbigyan mo naman siya ngayon dahil midterm exam nila? Ano ba ang mahalaga sa'yo, ha? Ang exam na yan? O ako na nagpapalamon sa'yo? Eh, sige po ate. Maghuhugas na lang po ako ng pinggan. Hindi ka maghuhugas ng pinggan, Charo. Umalis ka na para hindi ka malate sa klase mo. Inay! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buo. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Narinig mo ang sinabi ko. Hindi maghuhugas ng pinggan si Charo dahil papasok pa siya sa school. Eh, sino magkakatulong ko sa pagluluto ko? Dito gaganapin ang birthday celebration niya nung kasamaan ko sa trabaho eh. Bakit? Sino bang nagsabi sa'yo na dito gaganapin ang pagdiriwang ng kaarawan ng kasamaan mo, ha? Inay naman, bakit ba kasi kayo ang nagpapainit eh? Hindi man kayo ang tutulong sa akin kundi si Charo. Yun na nga eh. Bakit ka magpapatulong sa kapatid mo? Eh alam mong pumapasok siya sa school. Ako ang nagpapakain sa kanya. Sobra ka na, baita! Totoo naman, uwi. Bakit? Kung hindi ko ba yan pinapakain, ay makakapasok pa yan sa school? Alam mong scholar ang kapatid mo! Maaapektuhan ang grades niya kung lagi siyang maa-absent! Mas lalong maapektuhan ang grades niyan kung papasok siya sa school nang walang laman ang tiyan. Kaya dapat lang na ibalik niya sa akin ang perang ipinapakain ko sa kanya. Maita! Wala pa ngang pagbabago itong bahay nyo. Maliwalas pa rin tingin hanggang ngayon. Oo nga eh. Magaling mag-alaga si Mang Juan na caretaker ng bahay na to. Eh, siya nga pala. Anong plano mo ngayon, Ador? Tuloy bang sinabi mong plano sa akin doon? Oo naman. Kaya ngayon pa lamang ay umpisan mo ng paghanap at may bonus ka sa akin. Charo, anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang ulit pumasok? Laka, may warning na si sir sa'yo. Eh, tinulungan ko kasi ang ate ko eh. Ate mo na naman ang dahilan? Abay, ano ba talaga ang tinatawag mong ate? Nakakatandang kapatid mo? O ate lang ang tawag mo sa kanya? Nakakatandang kapatid ko siya. O yun naman pala eh. Bakit iba ang trato sa'yo? Bakit wala siyang pakialam sa pag-aaral mo? Eh,
Alam mo, friend, titigil na ako sa pag-aaral ko. Ano? Titigil nga ba sa pag-aaral si Charo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kay sarap.